Magandang araw mga ka-Best Buy. So, for today's vlog po, nag-request po ang ating client na si Ma'am Edita Makaraig ng Batangas City at si Sir Nitoy na i-vlog po natin yung kanilang video para sa mga request po nila dito sa unit na to. So, ni-request po nila na nagawan daw po sila ng mga do's and don'ts para sa generator nila para mas tumagal po yung unit nila. Pero bago po ang lahat, kung kayo po ay bago sa aming channel, kung maaari lamang po ay pindutin niyo ang subscribe button. Sabay nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa ng Best Buys Mindoro. Maaari din po kayong bumisita sa aming Facebook page, ang Best Buys Mindoro Tools. At mag-message directly para sa inyong mga orders at mga katanungan dito sa aming number na magpo-flash dyan. Ayan po. Ayan. So, maaari din po kayong mag-comment para sa inyong mga katanungan dito sa video, sa ilalim ng video na ito. So, without further ado po, let's start ng ating Fujimoto 6500 diesel silent generator. So ito po ang ating Fujimoto 6500 watts ay ipapadala natin sa Batangas City sa Arrieta Road kina Ma'am Edita at saka kay Sir Nitoy. So, sir, start po natin yung inyong request. Okay. Para sa specs po ng ating generator, so itong ating Fujimoto 6.5 diesel silent air-cooled generator, ito po ay may manual start. Ito po. Meron din siyang electric start. So usually po kapag mga diesel generators, medyo mahirap po siyang buhayin. So lahat po halos ng mga diesel generators ay may mga electric starter na kasi nga medyo mabigat talaga siyang hilahin. So ano pa, yung mga features ito. So meron siyang oil alert. Kapag bumababa na yung langis natin or masyadong mainit na yung langis natin, so meron tayong oil alert. Ito yung gauge natin. So, kailangan nasa 200. Nagre-rest siya sa 220. Ito naman po ang kanyang breaker. So, kapag bubuhayin mo siya at saka papatayin mo siya, so dito ka magko-control. So, naka-off siya pag nakababa. So, walang pumapasok na 220 volts sa linya. So, kapag tinasama natin, may pumapasok naman siya dyan na 220 volts sa linya. So, itong fuse naman ay para dito sa charging ng ating mga battery. So, pwede tayo mag-charge externally. Ayan. So, kapag naman hindi siya nag-charge, most likely, ito po yung may kasalanan. Wala, maaaring nagkaroon ng short. Nagkadikit yung kanyang terminal habang nag-charge. So, napuputol to. Papalitan lang din naman natin siya. So, more or less, 10 to 12 pesos. 10 to 15 pesos lang naman po yung mga 10 amperes na fuse. So, ito naman ay fuse para sa direct current na 30 amps. So, ito naman yung kanyang ground. So, ito nakakalimutan natin lagi i-install pero napakahalaga po nito. So, para hindi tayo nakukuryente. If ever na may tumataloy na kuryente, sa ground siya didiretso. Hindi dito sa body ng ating generator. So, ito yung kanyang 220 volts sa dalawa. Ito naman yung kanyang choke. Ayan, yung choke niya. Hihilahin na natin yan once. So, pag hindi na once, ibabalik tapos hihilahin. So, mamaya magkakaroon tayo ng actual demo kung paano siya i-start. Pero meron na rin naman tayong mga demo nito kung paano ito i-start. Napakadali lang i-start nito. Gawa ng 12 HP lang yung kanyang makina. Kaya, medyo mas maalwan siyang hilahin kumpara doon sa 10 kVA natin. Ano pa po? So, dito naman, sa labas, so makikita natin yung mga markings na napakadami, isang nagpapaganda sa itsura ng generator at saka para i-remind tayo lagi
para nabasahin yung mga yan. Kasi kung hindi man po yung ilalagay ang mga stickers na yan, pang colorete lang. So may mga nakalagay siya. Let's say ito po, tingnan natin dito. Itong low oil warning. Ayan. Do not run the engine without checking the oil level in case. So every day, bago tayo magpa-start ng ating generator, check muna natin kung may langis pa ba yung ating mga generator. Kasi nakakalimutan na natin. Binubuhay na lang natin at pinapatay ang generator. So hindi natin na-check. So daily basis po kailangan. Check natin lagi. Pag bubuhayin natin yung generator, daily rin tayo mag-check para hindi masira yung ating mga generator. So ano pa po yung mga nandito? 60 Hz. So ito, yung 60 Hz na yan, siya po yung rotation ng ating alternator. So kailangan 60 yung kanyang required rotation, 60 Hz. Ano pa? So may marami pa po yan, lahat po ng mga stickers na yan na may mga warning and cautions para hindi tayo magkamali sa ating mga ginagawa. If ever na wala tayong ginagawa or bago mo i-start yung generator, make sure na ma-check niyo po lahat yung mga stickers na yan para hindi nasisira yung ating mga generator. Yung mga maliliit kasi na maintenance niyan, usually yun pa yung nagpapatagal talaga sa buhay ng mga generators. Okay? So, ano po? Pass naman po tayo dito sa loob niya. So, dito sa loob, kailangan lagi siyang nakaran. Ayan, ito po yung kanyang manual na on and off. Yan. So, if ever na hindi mamatay yung generator, i-off natin siya by using this. So, pag nandiyan sa right side, lagi yung naka-on or naka-run. Yung ating batteries, o kapag ito po ay gagamitin na natin sa bahay natin, make it sure na tatanggalin na po natin itong battery. Hindi lang po namin ito tinatanggal para mas mukhang bago siya kapag dineliver sa inyo. Pero kapag gagamitin nyo na, make it sure na tanggalin po natin itong plastic na to kasi para makaventilate ng maayos yung battery natin. Kasi umiinit din kasi yung battery. So kapag may plastic, hindi siya ganun kabilis tumamig. Make it sure na yung ating positive at saka negative ay nasa tamang port. So, hindi pwedeng magkamali yan dahil magre-reverse yung ikot ng ating mga electric starters. Tapos, kung hindi ginagamit yan, kung anticipated na hindi gagamitin siya for one week, more than one week, maganda po, i-disconnect natin yung positive or disconnect natin yung negative para hindi ma-drain yung battery natin. Kasi minsan kasi ay may mga tumatalon po na kuryente yung may mga contact siya. So most likely nagkakaroon ng corrosion yung battery dun sa kanyang terminals or minsan naman po ay na-drain yung battery. So may mga accessories sa buhay. So mas maganda po talaga na kapag hindi mo siya gagamitin ng more than a week, so mas maganda i-an lang natin siya. Unplug natin yung connection. Dito po sa taas, makikita naman natin dito ang kanyang starting instruction. So, be guided na lang po dito kung paano yung tamang pag-i-start if ever na hindi ako matawagan. So, most likely naman lagi akong available. So, I'm just one call away. One miss call lang, tama na sa akin yung susunod. Sigurado masasagot ko na kayo kung hindi ako busy. Ayan, tapos nandito din po ang kanyang gas cap. So, ito ay diesel. Huwag po natin lalagyan ng gasolina. Diesel lang po ito. Ayan. So, if ever na mangyari yung mapapalagyan nyo ng gasolina, magpapaklas kayo ng kanyang tanki at lilinisin nyo. So, make it sure na diesel lang talaga ilalagay. Nandito rin po yung kanyang gauge para makita rin nyo kung anong level na yung kanyang krudo. Napakahirap pong mag-drain ito. On the first time na, ito po, nung first na dumating po dito, ito po ay din-drain pa po namin. So, din-drain ito ay aming binlit. So, ang tamang pag-bleed ko nandito. Medyo mahirap po talaga ito. Ito yung kanyang fuel filter. Kailangan filled up ng diesel. Punong-puno dapat yan. Yan lang naman yung number one na gagawin mo dyan. Pupunuin mo siya ng diesel. Kahit yung filter lang. So, kung
kung medyo nahihirapan kayo di sa filter i-fill, pwede kayong bumunot dito ng linya. Ito, bubunotin nyo yung linya na yan, and then itataas nyo yan po, ilalabas. Itataas natin siya, igaganyan, para itatugma natin dito sa level ng tanke dito. So pag na-fill up na po yung kanyang filter ng crudo, ibabalik na po natin sa salpakuli natin tapos i-clamp. So ganun po. Kaya wag na huwag nyo pong pababayaan na ito ay maubusan ng crudo. As much as possible, kalahati pa lang mag-load na po ulit kayo ng fuel para less hassle. Kasi kapag gagamitin nyo na napakatagal mag-bleed, tsaka yun nga, time consuming yung pag-bleed. Okay? Ano po ba ang gusto ng ating kliyente? So, electric and manual start demonstration. Okay, so electric and manual demonstration po natin. So, yun na nga po, si starting na kaagad tayo. Bago i-start, check muna natin kung may crudo, kung may langis, kung ang unit ba ay may connection sa battery. So, kung na-check na natin yun, may langis na siya, may crudo, may connection ng battery, pwede na tayo mag-start. Paano mag-start ngayon? Dito sa electric start muna tayo. Sa electric start, i-on muna natin siya. So pagka-on natin, wag po nating galing sa off, i-diretso start agad. So maling-mali po 'yun, ano. I-rest muna natin siya sa on para mag dumalo yung ano, yung charge ng electricity. And then kapag nandiyan na sa on, saka natin pipindutin ang start. Buhayin natin at saka papatayin yung generator, may kita sure na yung breaker muna ang mauna natin gagalawin, no? Kasi mas maganda po yung ikakat ka agad natin yung connection sa 220 bago natin patayin yung generator. Kasi yung supply po niya dun sa kabahayan natin, mamimintay natin na 220 tapos ikakat niya na lang. So mas okay po yun kaysa patayin natin yung generator na unti-unti bumababa yung kanyang voltahe. So, mas maganda. Ikat na kagad natin sa 220 pa lang yung supply. Mas okay po yun. Okay? So, ngayon, i-start naman natin sa manually. So, paano po mag-manual start ito? So, napakadali ng electric start ito, no? It, ganun lang. Pero itong manual start, medyo may konting trick. So, ang una, i-engage muna natin yung unit. Ayan, medyo matigas na, diba? Medyo matigas. So, pag may medyo matigas na, hihilahin natin itong choke. Ayan. Tapos, ibabalik. Yan. So pag na ibalik na, hihilahin naman natin ngayon yung liquid start. Taba, i-on natin tong starter. Okay? Naka-on, naka-choke, and then hila. So ganoon na po yung suspense yan, no? Hihilahin muna natin siya, ipapa-engage natin siya sa matigas na part. So pag tumigas na siya, hihilahin natin yung choke. Pagkahila ng choke, balik. Sagad po yung hila, ha, sagad, as in. Yung hila po is sagad, yan po, halos parang lalabas na talaga, ayan. Saka natin ibabalik, ayan. Tapos, i-on, and then hihilahin ng diretso ang starter. So ganoon na po. Parang madali, ano? Pero kapag ano po, na-try nyo ito, matatimingin nyo talagang madali lang naman talaga. Okay, next naman po, okay na tayo sa battery care. Doon naman po tayo sa pag-drain ng oil. Ito po, ang paglalagay po ng oil natin, dito natin ilalagay. Yung oil kasi, dapat yan ay naka-level dito sa kanyang labi. Ayan po. Dito, sumakita natin may langis agad siya. Hanggang dito po dapat talaga yung langis niyan. Ayan, tamang level po yan.
So, wag pong aapaw. Di bali, mas mababa ng konti, basta't wag lang aapaw. Dito po natin ilalagay yung langis. Ngayon, kapag naman i-drain natin siya, meron to tamang procedure ng pag-drain po nito. So, ito naman. Ito naman yung kanyang drain. Pag dinrain natin siya, dire-diretso na natin siyang buksan. Kasi may, yung ilalim po nito, meron siyang butas. Yung floor niya, may butas yan. Aabangan mo na lang siya ng pan dito sa ilalim para yung pan yung sasalo dun sa lalabas na oil dito sa kanyang drain plug. So, ang gagamitin po natin na langis dito is 10W30 as recommended by manufacturer, 10W30. Synthetic oil po para mas mahaba yung performance niya at mas malabnaw. Yung 10W30 po kasi is multi-grade. So, yung 10 po, ibig sabihin yung pinakamalamig na point niya na kanyang itolerate, at yung 30 naman is yung pinakamainit na temperature na kanyang itolerate. So, mas maganda po yung ano, yung mga multi-grade kaysa sa mono-grade kasi flexible sila. Tapos, mas matagal yung kanilang pag-itim. So, yun naman po lagi ang titignan natin, no? Yung langis, kailangan laging maganda talaga ang, ano yan, ang viscosity para mas maganda, mas smooth yung kanyang galaw ng granahe sa loob ng makina. Ano pa po? So, tapos po tayo sa specs sa paglalagay ng diesel, paglalagay ng langis, pagmamanual start. Ano po po yung mga, siguro po yung sa mga do's and don'ts po. So, huwag natin siyang ilagay sa confined space. Number one, para sa don't. So, ang gawin po natin, do, ilagay natin sila sa mga open space kapag ginagamit natin sila. So, bakit po? Number two, na do's. Ilagay po natin sila sa open space kasi sila ay air-cooled. Therefore, nangihingi lang sila ng lamig sa hangin na nakapaligid sa kanila. Kapag po ito ay inilagay natin sa isang powerhouse, sa ano, i-confine pa natin uli sila, so yung hangin doon ay medyo limited. Ito rin po yung dahilan kung bakit mas mababa yung run time nitong mga silent type over sa mga open type. Kasi yung silent type po, mga ganito, may mga housing, usually, nanghihingi lang po sila ng lamig sa mga pupasok na hangin sa mga vents nila. Samantalang yung mga open type na generators, yung mga Marpro 3500, mga 8000, 6000, mga gasoline, usually po yan ay mas mahaba yung running time nila kumpara dito dahil sila ay open type. So yung mga open type kasi na generators, so lahat ng nakapaligid sa kanila na hangin, pwede nilang higupin. So unlimited yun hanggat may nahihigup siyang hangin sa paligid, mapapalibig niya yung sarili niya. Ito naman kasi naka-enclose na siya. So kapag humikup siya ng hangin, doon lang sa mga vents, limited lang. So, huwag na natin siyang ipa-confine. Okay? So, ano pa po? Ang pag-change oil po natin is every first 20 hours, palit agad tayo ng langis. And then, regular na po tayo, magpapalit na po tayo every 100 hours or 200, depending sa viscosity ng langis. So, kung makikita natin na yung langis natin ay medyo maganda pa, pwedeng hindi pa tayo magpalit. Kapag naman po yung ating langis ay medyo malapot na, so kahit hindi pa siya umaabot ng 100 hours, kung palagay ninyo ay malapot na, kailangan na siyang i-change oil. Nasa sa inyo po yan kung paano nyo i-maintain. Pero ang suggested po ng ating manufacturer is first 20 hours, change oil, and for the another 100 hour using 10W30, every 100 hour to 200 hour depending kung mauuna ba yung 6 months or yung 100 or 200 hours. Okay, so much for this generator po, Sir Nitoy and Ma'am Edita. Yung unit po ninyo ay ipapadala din natin right on after vlogging. So, standby na lang po kayo dyan at makakarating po sigurado yan sa Batangas. Within 24 hours po nandiyan na yan sa Batangas.
Para naman po sa mga ibang kliyente natin na nanonood ng video na ito na gusto mag-avail ng ating mga generator, ay maaari po kayong tumawag sa aming cellphone number na yan, o kaya ay i-message po kami sa aming Facebook page, ang Best Buys Mindoro Tools. Maaari din po kayong sumilip sa aming TikTok account. Meron na rin po kaming TikTok account. So, marami na po tayong mga videos doon. So, pwede po kayong sumilip doon pang man ng mga ng pahapyaw para masilip niyo mga ilang videos natin, yung mga in-out natin sa iba't ibang lugar. At pwede rin po kayong mag-comment sa ilalim ng video na ito para sa inyong mga katanungan at suggestions. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa Best Buys Mindoro, mga ka-Best Buys, at mag-iingat po tayo palagi.